So, start po tayo. I will just share my screen with you. You'll be using the lower tax rates as provided for under the PLATE law. Ang saan ba yung share ito? There will be no difference between the income tax as indicated in your FS and the income tax in your ITR. Okay? So, it's good to take note of these two dates, March 26. Yan. So, start po tayo sa euro. Kung napansin po ninyo, no, kahapon, di ba tiningnan natin yung daily ng euro kahapon, and we said that there is a bias for the euro to go up because of this reversal signal. Excuse lang po, mukhang may kumakatok. So the 30% tax rate hindered local businesses from expanding, growing, and competing. So kung napansin ninyo, di ba kahapon sabi natin up ang euro kasi nga because of this reversal signal. So kung makikita nyo, nag-up nga ang euro because it ended up higher than its opening. So masasabi natin na ang general trend ng euro kahapon ay paakyat pa rin. So it was more on buy on dips na approach sa euro kahapon. So ito po yung kaya ko po ine-explain ito ngayon because I want you to understand this ano po, kasi mamaya makikita nyo po. When we come to gold, I will show you kung bakit why is it na kahit merong ganyan, you still have to take it with a grain of salt? Ika nga, kasi hindi po ito assurance na pag nagpakita yan, although there is a big chance that it will be indeed a reversal signal, it will indeed cause the price to go on a reversal of the previous trend, it is not a guarantee. So, ano po ba ang ano natin dito? Ang probability po nito, ang chance for success po nito is around 7 to 8 out of 10. So, may mga oras na hindi siya nangyayari. Ano po? So, ngayon, ang basa natin ngayon, since this one is a... medyo indecisive po sila ngayon kasi... it may range for the day, ano, kasi hindi decisive yung pag-akyat niya. So let's try to look at the smaller time frame. Kasi dito kung titingnan ninyo, di ba, nag-reverse, so paakyat. Wala pang evidence na nagsasabi na bababa na siya. So i-assume pa rin natin that the direction of the current trend will still continue dahil wala pang evidence na nagsasabi na ito ay pababa. Now, what we will try to look out for is an evidence in our smaller time frame that the trend has already reversed. So ito po yung smaller time frame natin, this is hourly. Kung titingnan mo, head and shoulder ito, nag-break siya. Nagko-correct siya ngayon dito. So nagko-correct siya sa neckline ng head and shoulder mo. So we are anticipating that it will probably pinakamaganda po dito, makakita po tayo ng reversal dito. It could also be if you are willing to risk, if you are a little bit risky, ano, you put a buying at 1920 and take it out, mag-cut loss ka pagka na-break yung 1920 mo. Pero ang mas ano po dito, ang mas walang kakabakaba na ano, na approach dito is you wait for a reversal to happen along this support area. So kaya po ang recommendation natin, ilalagay natin for the meantime na buying at 1920, ano, para hindi po natin makalimutan. So ang ano po natin, if we look at euro, yan, so ang ano po natin, buying po dito sa 1920, ano, and then ang target po natin is kung gaano po ka lalim yung... So, ano lang natin, susukatin lang natin yung depth ng
ng head to neckline ng head and shoulder natin, ano, and then we will be able to establish yung kanyang initial price objective. So from here, your initial price objective will be based on your measuring implication. So dito po, ang initial price objective mo po ay kahit po nitong 200-day moving average mo, or yung sabihin mo nang dito papareha sa low ng itong previous support dito, no? So what is this? The low here is 1984. So ang target mo po dito is around 1984 or 1980 area. So kaya po ang target profit mo dyan, 1984. Yan. Tapos ang cut loss mo is about 26 pips. Kasi ang ATR natin sa hourly is 13 pips. Ayan po, kasi 12.8 we rounded it off to 13, kaya ang ano natin, ang ATR na kinoconsider natin is 12 pips, kaya ang kinoconsider po natin 12.9, no, 13 pips. So 13 times 2 is 26. Next po, kung wala na pong katanungan tungkol sa euro, ang next natin na tatalakayin ay ang British pound. Sa British pound naman po, kung titingnan mo yung daily ng British pound, again, I would like you to consider etong signal na pinakita ng daily. So this is an inside day, or this is a Harami bar. Sa candlestick, I don't know if you can call this Harami, pero definitely it is not an engulfing pattern, pero yung isa, dark cloud cover, ano po? So this is a dark cloud cover, baliktad ang dark cloud pababa. So this is bullish cloud something, no? Basta ito po, pagka nag-close siya ng 50% higher, nag-close siya ng more than the upper 50% of the previous candlestick, yun po ay bullish cloud cover or dark cloud cover, kasi pagka pababa, I just forgot ang pangalan nung pagka pabaliktad naman. It can be bright cloud cover or I don't know. Importante alam yung concept, ano? Alam natin yung concept na ito ay paakyat. So kahapon, the price range kahapon ay, if you notice, you can still say na akyat po siya, kasi po yung closing price mo is still higher than your opening price. So it closed on a higher note than your, it closed on a higher note, no, sa relative to your opening price. Kaya po masasabi natin na up market pa rin ang kahapon. But ang formation na ginawa niya is now a possible hanging man formation. So kasi dito this could be a hammer, pero pag ang hammer nasa taas, nagiging hanging man siya. So kung hanging man siya, ito mo, you can expect that this one is going to go down, but we cannot yet say that kasi wala pa namang clear na indication na pababa po siya. So let's look at the lower time frame, kung ano po ang sinasabi ng lower time frame. Your lower time frame may either still go up or down. Depende po yan. Yung basa mo ngayon doon, yung basa mo ngayon dito sa daily mo, kasi ang basa mo sa daily mo is neither here nor there, no? Kasi it's not decisive. So ang titingnan mo ngayon, yung smaller time frame. So sa smaller time frame mo, you try to look for market structure kung ang daily, ang smaller time frame mo ay paakyat o pababa. So ngayon po, dito kung titingnan natin anong market structure niya, di ba kung titingnan mo dito, pababa siya dito. Pero dito, meron kang
meron kang price pattern na nag-break. So nag-break po yung price pattern mo and it is correcting now to the neckline of the price pattern. So what you can assume or what we can assume is this price level will hold and it will push the price up higher because neckline po yan, nag-break na ang head and shoulder mo. So saan po ba ang pwede niyang puntahan? Hindi ko lang maigalaw ng maayos. Burahin ko na lang. Yan. So, let's try to draw a... line. So, yan po ang pwede niyang puntahan. So, this price level is around 40.75. Ano? 40.75, 40.80, something like that. Something near that. So 39.09 po ang buying natin, ang take profit natin is 40.80. Yan ATR ATR lang po yung cut loss po natin. Kung titingnan po natin yung mga ATR natin, masasabi naman natin na effective naman siya, no? I will show it to you later. Ito lang. So yung 39 level po natin is this one, no? So 39, this level here is about, kunin mo yung high nito, magkapareho sila. So it's about 39.30. So it's about 39, bakit 39.09? Ah, sa hourly nakuha. Yan, so ang tinitingnan natin dito is it may correct up to this price level. So it may overshoot a bit sa support level mo or sa trend line mo, but I will just see my message po ako. Nag-overshoot lang, pwedeng mag-overshoot siya a bit dito sa neckline mo and it will go all the way down to either this moving averages, either the 26 or the 50-day moving average, ano po. So kaya po naging 39.09 yan kanina. Yung basa is 39.09. But yung sa 39.29 is technically it's ano naman po, no, viable naman po. So we'll just put it at 39. Etong kasi kung titingnan po natin, this may be a support. Pwedeng mag-support siya dito eh. Kasi this is an area of... So dito po na lang natin kukuhanin. So hindi po ito trip-trip lang, ano. So this is a resistance level. And it has proven to be a resistance level again here. By virtue of extension of trend lines, it may become a support area here. In line with your moving averages. So kung dyan po tatama yung presyo, pagka tumama ang presyo dyan, pwede po tayo mag-buy dyan sa 39.11. Or at least nearing that area, ano po? Yan. So kung wala na pong question sa British Pound, let me just point it out, ano po, yung kahapon, ang cut loss natin sa British Pound, I would just like to mention yung importance po ng ATR. Kasi kung titingnan po ninyo dito, 38.59 yung low mo kahapon. And if you, by checking, if you would notice, ang low ng British Pound kahapon was... ang low kahapon was 39, sorry, 38.60. Ay, tama, 38.60. Ano po nakikita nyo sa information box? So it's 38.60. Pero ang low mo sa, ano, sa, by computation of your ATR, ang nakuha mo ay 38.59. So you were 1 point away
gahibla na lang, mai-stop out ka na. So yun po yung importance ng ATR, kasi you are able to accurately compute no yung possible stop loss mo. Most of the time, I'm not saying that all the time nangyayari po. Sometimes inaabutan ka ng mga stop hunters ng mga liquidity providers or yung mga malalaking banks. They are able to take out your price. So ang next po natin na napag-uusapan ay ang AUD/USD. So sa AUD/USD naman po, kahapon was inside day. Inside day yan kung titingnan mo dito sa bar chart. Kasi yan, it is smaller than, the range is smaller than the previous bar. So we were expecting na dapat umakyat po sana kahapon. Umakyat naman siya, pero not that, emphatic ano yung pag-akyat niya. Hindi ganun ka-pronounced yung kanyang pag-akyat. Bagkus ang ginawa niya in terms of candlesticks, nagkaroon siya ngayon dito ng hammer formation, which is more on the indecisive side. So dito, hammer formation siya, pero ang sabi nga natin, ang candlestick is context. So pagka may hammer above a candlestick, it becomes a hanging man formation. So dito, hanging man siya ngayon. So ang ine-expect natin ay mukhang it should be by virtue of signal, dapat bababa yung market po ngayon. Pero wala pa namang, we have to look for signals in the smaller time frame. Kung ano ang sinasabi ng smaller time frame, ano kung either bababa or aakyat, depende sa market structure. So sa market, ang market structure mo sa smaller time frame mo, if you look at your 4 hours, meron first break dito, nag-break siya. So you have a half signal of that the price will be going up. We are just waiting for the break of this. We are just waiting for a pullback and then break of this price level again. The moment na itong price level na ito nag-break, then we can say that there is now an uptrend. A market structure for an uptrend is intact. So ngayon sa AUD/USD mo, wala pang sinasabi na, pero dito sa ano mo, dito sa pagte-trending ng market mo, ay dito sa market structure ng 4 hours mo, ito ay flag formation. So kung flag formation po siya, flag siya kasi na you are able to connect two lows, one, and then you are able to connect two highs. Yan, itong high na yan. So, ang itsura po niya ay flag. And it's waving up. So, nakatuntong siya ngayon dito sa moving average mo. So, which is an area of value that has potential to become a resistance. So, kung resistance po yan sa ngayon, yan. So, kung nagre-resist po siya sa ngayon, again, kung nakikita mo, meron kang doji dito, meron kang doji, meron kang uptrend, meron kang resistance, this is a highly likely na reversal. So kung reversal po yan, mukha pong bababa yan dyan. At pag yan ay bumaba, baka ituloy niya yung kanyang flag formation. So if we are to consider this as a flag formation, kasi ang daily bias mo is, yan, ang daily bias mo is meron kang, nasa ano ka ngayon, yan. Nandito ka ngayon sa area of value that could act as a resistance. The simple moving average, which could act as a resistance for today at 75.56. So ang selling po natin dito is 75.51, kaninang umaga yan, just an hour ago or a little bit more than an hour ago. No? So yan, ito po yung tinitingnan natin kanina, yung mga price levels na to. So kung titingnan mo sa 15 minutes, makikita siguro natin dyan.
So ito po yung mga resistances na pwede po nating pasukan po kanina, no? Kasi nakikita mo naman na nag-aano na siya. Meron kang break dito, nagre-resist dito, break dito, magre-resist dito. So yun yung mga possible for short-term trades na pwede po nating pasukan these areas. So if we are to sell at 75.50, 75.51, ang target po natin is 74.94. Ang 74.94 is the completion of your, it is the completion of your, ito po. This whole thing here, the completion of your, i-check ko lang ha kung sa RSI kung may gusto lang po akong malaman. Ay, wala naman siyang failure swing. So pwede pong buuin niya to, pwede pong mabuo itong movement na ito hanggang dito. So this low price here is 74.77. Kaya po ang target po natin ay 74, ay ito lang pala ang titingnan muna natin, no? Ang daily natin, ang ATR natin sa daily so far is about 60 up to, yan, 60 pips, no? Sabi mo ng 60, nag-a-average ka ng 60. So kung ang high mo ngayon ay 75.58, dapat ang low mo ngayon is 75 flat or at least nearing the 75 flat area, which is 74.94. Malapit po sa 60 pips na galaw ng ATR yung target na 74.94. That is how we try to refine or filter yung mga decisions natin as to where we put the target profit and cut loss areas sa ating trading plan. So yung ano natin, yung cut loss natin based from ATR pa rin, which is we use a factor of 2 in our hourly, kaya po we arrive at 75.79. Itong tatlong presyong ito ang importante when you are creating your trading plan. You should know, you should have a figure where to get in the market with what position and your exit prices, which is either exiting at a profit or exiting at a loss. So kung wala na pong katanungan dyan, ang next po natin ay ang USD-JPY. Yung USD-JPY naman po natin, kung titingnan po natin kahapon din ano, ang sabi natin, ito ay uptrend because there is a strong rejection coming from the buyers dito sa price na to sa 10980 level area. So we expect a follow through, nag-follow through naman siya, no? Nag-follow through naman siya kahapon, umakyat naman siya. So wala tayong problema dito. So for today, we are still expecting if we look at our smaller time frame charts, the market structure is very much still on the uptrend. Kasi nga kung titingnan natin to, if you are going to consider this kung kukuhanin mo yung kwento nito, meron kang dito nagkaroon ka ng head and shoulder, pero nag-break siya, pero nag-ano siya, nag-failure break siya. So, nag-break dito, nag-failure break dito, nagkaroon ng reversal, inakyat yung market. Bakit ko pinapakita ito? Kasi ang mga failure breaks are significant. What do I mean by failure break? Pagka nag-break sa trend line mo, tapos binalikan niya yan, they are insignificant in the sense na
nagkaroon ng complete turnabout ang psychology ng market or ang market or ang the way market perceives, no, the prices or the direction of the trend. So dito ang gagawin natin dito is we just try to make a trend line here because this is downtrend, di ba? Connecting the head and the right shoulder. So yan, pag na-break niya yan, ibig sabihin na-break, failure na yung head and shoulder mo. So nag-failure ang head and shoulder mo, saan po yan papunta? If you just apply yung mga naaral natin sa mga Saturday classes natin, the farthest distance from the trend line will be the target of your So ito po yung initial target po niya, yan. So inabot naman po niya, no? So umabot siya dito. So saan siya ngayon pupunta? So if we go to our smaller time frame and look for possible direction kung saan pupunta ang Japanese yen, kung titingnan mo po yan, we will try to find out, sorry, pupunta lang ako ng 4 hours para ma-erase po lahat yan. Yan. So punta tayo ng hourly natin. And if you notice, dito sa hourly mo, meron kang you have broadening formation. Ano po? Yung broadening formation mo is with a flat top. Ayan po. So that is a broadening formation with a flat top. So ang pwede po niyang puntahan ay yan, yan po ang pwede niyang this is the measuring implication and ito po yung pwede niyang puntahan at least for today. At 111.23 area. 111.20 area. So we put it at 111.20 area. Yan. So ang cut loss mo ngayon is na 110.35 kasi 20 pips or 10 pips ang hourly ATR natin. Yan po yung pwedeng puntahan ng Japanese yen sa ngayon, no? So ang target mo dito, ang entry price na target mo ay 110.55. Yung 110.55 po, galing po yan dito sa previous low na ito. So yung previous low na ito, this could, nung nag-correct po siya dito, ito yung previous low mo, tapos nagkaroon ka ng correction, nagkaroon ka ng reversal dito, this would have, this level would have confirmed that this is indeed, from this point, aakyat na po siya. So yun po yung kwento ng forecast natin sa Japanese yen po ngayon. Yung next po na forecast natin, etong gold, I would want you to take note of this again. Kasi di ba tinitingnan natin lagi ang daily. So daily, ito yung daily natin. Meron kang support dito, nagkaroon ka ng reversal signal dito, engulfing pattern, pero ang nangyari, hindi niya sinunod. Ang nangyari, naging indecisive siya. Ibig sabihin, it stayed within the range most likely. Hindi siya nag-up. Kaya po, yun yung sinasabi ko na hindi po guarantee. Ako lang naman ay nagbabasa sa sinasabi ng technicals. So kung hindi sinasabi ng technical sa akin na up siya, ay kung hindi sinasabi ng technical sa akin na down siya, I will not read it as down. So I only read what is being given as a signal from the technical charts. Ano po? So kahapon, kaya natin sinabi na up siya because of this. Dahil may reversal ka dito at nakita nyo naman, hindi ko lang gawa-gawa yung mga reversal signal. Pag nagpapakita sila, you can expect that there is going to be a follow-through at least of the
of A, kahit isang barman lang, ano po? Yun po ang ano ngayon. So, today we are expecting most likely a consolidation sa gold na naman because they are waiting for the, kasi ito tuwing may speech ang mga central bank presidents or central bank governors, nagiging, nagko-consolidate po siya, no? Inaano niya lahat. It defies all technical concepts that you apply to it. So, dito, sa smaller time frame, kung makikita mo, I would assume na mas may bias pa rin na siya ngayon sa pagbaba. Bakit? Kasi kung titingnan mo yung pagko-consolidate niya dito, lower high na siya, lower low. Ayan po. So most likely, pagka na-hit po itong 26-day moving average, it is going to carry the price further below. Kasi ang inaano natin dito, ang basis natin dito is pagka nagko-consolidate siya tulad nito, pagka nagko-consolidate siya, yung 26-day moving average ang nagdadala sa presyo either pababa or paakyat depending on the direction. Ano? So ito yung previous direction mo, nag-consolidate, it's the 26-day moving average that brought the price further down. So nagko-consolidate siya, pagka-touch dito sa 26-day moving average, we expect, no? Titingnan nyo rin yung galaw ng mga bars ng candlesticks mo. Kung aggressive yung bar ng pag-akyat, posibleng umakyat siya. Pero kung mas aggressive yung mga bar ng pagbaba, posible pong ibaba po siya. Titingnan mo dito, if you compare the downward and the upward bars, mas aggressive ang mga downward bars. Yung mga pag-akyat ng mga bars, yung pag-consolidate ng mga bars sa pag-akyat, ibig sabihin, profit-taking yan kasi controlled yung movement niya. Yun po yung, that is how you try to understand the psychology of a market of a price movement using your candlesticks. Ano, you see through beyond what is just a price pattern or a signal. So dito, ang hindi ko sinasabing ako po ay 100% na tama. Ang sinasabi ko lang, I am just applying kung ano yung nalalaman ko sa technical analysis. So kung I just share you my thought processes in evaluating the price action for me to arrive at a certain conclusion forecast, no, kung aakyat ba yan o bababa. So dito po ngayon sa hourly po natin, the price now is at 1781. 1781 ba yung 4 hours natin? Let's just check. Because I always want to make sure, no? So dito nasa 1791 siya, mukhang masyado na mataas. Basta ang aabangan nyo lang po pagka nag-hit po dito or nag-retest itong 1790 area at tumama dito sa 26-day moving average, then it could be a possible selling, I'll just 1791.24. It could be a potential selling area. Yan, ang target mo po is 1759. Saan galing ang 1759? Ang 1759 po ay galing po dito sa previous. Itong rounding top or rounding bottom na to. Ito. Anong low din? Yan. Yung low po dyan is 6. Bakit ang layo na? Ah, kasi 4 hours. Ito pa rin. Sa hourly lang po tayo dito. Hourly lang po yung i-consider. So the low price here is around 17. Say ayan, 1759.
hinahanap ko kanina, bakit ito yon? Ito yung low price po dito to complete this cycle here is this one, ano, 1759.91. Kaya po yun po yung target po natin. Tapos ang cut loss naman natin is $10. Now again, what I'm trying to tell you here, if this is too much, you can compute for your trade size before you trade or before you put out any trade position sa market. So kung wala na pong tanong dito, tayo naman ay dadako sa ating mga economic calendar for us to see or to know what to expect in the market as far as the indicators are concerned. Economic indicators are concerned mamaya, no? So today is Wednesday. So mamayang this is supposed to be madaling araw. Ayan, lumabas na pala. Ito mamayang, ay madaling araw din to. 5 o'clock ng umaga. Lumabas na to, ano, pero walang lumabas na actual data. Non-monetary policy, hindi masyadong pinapansin ng market yan kung non-monetary policy. ECB meeting. So ito purchasing ay oo, hindi ko tinitingnan. Sorry ha. Kaya pala walang masyadong, sorry kung malabo po ang mata ko if I do not use my eyeglasses. Ang problema naman naduduling ako. Ayan. So mamaya po, may mga pula po tayo dito at 3:30 in the afternoon. Ito po yung Purchasing Managers Index sa manufacturing side ng Eurozone. So this is a leading indicator, kaya po pula ito. So anything that is higher, no, than the expected will be bullish for the currency. So pagka ang ito ang consensus or ito yung expected, pagka ang lumabas is 70 or 6 higher by at least 5 points, iaakyat po, magiging bullish po magiging bullish ang euro against the US dollar. Pero kung ito ay babagsak, since it is kung mas mababa po ang reading kesa dito, since it is a leading indicator, bakit po leading indicator ang PMI? Kasi ang PMI sa manufacturing, no, this is orders po ito ng mga purchasing managers sa mga machineries that will produce other durable goods. Machines used to produce durable goods are being reflected here, the purchase of machines that are. So hindi ka bibili ng machine na kung hindi mo ine-expect na meron kang strong demand within the next few months to come. So yun po ang implication po niyan. Tapos yung PMI composite naman, this is related to basket of purchases, no, by your PMI purchasing managers para po sa kanilang production of goods. And then this is referring to your Germany side. Ito naman is for the Eurozone side. So ito po, mga pula po yan lahat, yung mga PMI Purchasing Managers Index, no? So expect a bit of volatility in the market this afternoon, especially for the euro currency. And also for the British currency, kasi meron din silang PMI services side naman, no, yung kanilang purchasing managers index para sa services naman po. So sa, and then after that, ito is relatively ano naman, pero kung sunod-sunod po yung ano, magiging magalaw pa rin po
dahil if you combine the weight of this as a whole or as one, then it will create still a significant volatility in the market. So lahat po ng mga data ngayon ay tungkol sa manufacturing, tungkol sa PMI, ano? So it's about production. And then meron nag-iisang naligaw na new home sales sa US coming out at 10 o'clock in the evening. So again, if you are trading the news, titingnan mo lang kung ano yung lumabas at saka kung ano yung consensus. So pag mas mataas yung consensus kaysa sa mas mataas yung actual data kaysa sa consensus, depende sa title ng data, mag-a-adjust ang market. Yan, kasi pagka negative ang title ng data, halimbawa, jobless claim, negative yan. So pagka mataas siya, ibig sabihin, it is bad for the currency. Pero pagka positive yung title ng data, pagka mataas yung, mas mataas yung lumabas, it is good for that currency, no? So kung kumpul-kumpul po yung data na lumalabas, you have to analyze it in such a way na kung its ultimate effect on the monetary policy of the central bank or its ultimate effect on the interest rates. Its implication on the interest rates, ayun po. So kung wala na pong katanungan dyan, ayan po yung... Ay kung ano po, kung meron po kayong kakilala na interested pong makinig sa ating Forex 101, please share your links or please share the link of your IB para po ma-invite po sila, kasi we will have a series of Forex introduction starting on Thursday at 7 p.m. 1.5 hour lang naman po. So it's Forex 101, the usual introductory course lang po para sa mga interesadong mag-trade ng Forex, lalong-lalo na po ngayon at hindi nila maisip kung anong gagawin sa pera nilang nakapark. Yun po, this could be an alternative, no? So please invite if you know of someone na naghahanap ng mapag-tradean sa kanyang forex or mapag-tradean ng kanyang excess liquidity, ano po. Ayun, so I enjoin everyone or I invite everyone to invite your friends this Thursday. I will send Ma'am Joanne the links kung saan po pwedeng maklik yung ating Zoom webinar for Thursday at 7 o'clock in the evening. It will be an ad infinitum every other day, ano po, until July, hindi siya infinitum, until July 6. So every other day po siya, starting on Thursday, magkakaroon po tayo ng 7 p.m. na introductory course sa Forex 101. So sana po suportahan niyo po kami sa activities natin na to at sana po marami po tayong makikinig po sa ating Forex 101. Ay maraming salamat po sa inyong lahat. Kung may question po, please feel free to ask your questions. Kung wala naman po, that wraps up our market briefing for today. So pinapaalalahanan ko lang po itong market briefing natin, yung mga hindi pa po nagre-register sa MTrading, please mag-register na po kayo, and we are also expecting na mag-fan po kayo sa MTrading. Ano po, total nagte-trade na rin naman po kayo, ililipat na lang po sa MTrading para po maibigay pa rin sa inyo ng libre itong services na ito na ginagawa natin araw-araw. Nagma-market briefing tayo, and then we do advanced classes for Saturdays. So para naman po may pagpatuloy po natin, para lang walang pinagkaiba,
yun lang pinagkaiba ito sa libreng app. Yung libreng app, kung walang ads, hindi magtutuloy-tuloy. Ito, kung gusto natin ng patuloy pa rin yung libre natin na ganito na services sa ating market briefing and advanced topics every Saturdays, yun po, suportahan din natin ang M-Trading. So we trade with M-Trading as much as possible po. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat and hope to see you all again tomorrow po.